pa niya, wala pa raw dumarating na tulong sa kanila kahit na nakikita nilang maraming nagbibigay ng tulong para sa kanilang lugar. Yan ang balitang Middle East ni Charles Tabu. Ito yung huling video na kuha ko sa kanila noong May, nung umuwi ako ng May. Ito yon. Yan ko pa ba ng sounds? Yan, gano'n sila kasaya. Gano'n sila kasaya. Ito yung nawala, sir eh. Ito yun, sir. Yan. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang sakit. Kasi naminit ko siya. Ito ang huling alaala ni Mrs. Rason sa kanyang anak na gusto niyang maging pari dahil mabait, may takot sa Diyos at masayahin. Pero naglaho ang pangarap ng mag-ina kasabay ng pagragasan ng malakas na agos ng tubig ng bagyong Sendong. Yung lugar kasi namin, sir, punong-puno yun ng mga kahoy. Pinapalibutan yun ng mga puno. So siguro sa mga illegal logging at saka illegal mining ang mga dahilan doon. Siguro naniningil na lang siguro yung kalikasan sa mga ginagawa ng mga tao. Tubong Iligan City, Narcia Zone dito sa Jeddah. Taong 2006 nang mabiyayaan sila ng kambal na rito sa Jeddah na inuwi nila sa Pilipinas ng 2 taon pa lamang sila. Kasama sa winasak ng baha ang pinapatayo nilang bahay sa Iligan City. Dismayado si Rason dahil hanggang ngayon ay hindi pa sila natutulungan ng gobyerno. Ay, nanawagan sana ako, sir, kay Pinoy na sana, Mr. President, kung ano man yung mga tulong na binigay mo para sa mga biktima doon sa Sendong, lalong-lalong na sa lugar namin, sa Iligan po, sana man lang ma-check ng mga tao mo na sana nakarating yun sa lahat ng mga biktima. Kasi masakit isipin eh, nakikita ko eh. Hindi rin niya nakakalimutan ang pasalamatan ang mga taong tumulong sa kanya, Pilipino man o ibang lahi. Maraming salamat sa mga tulong ninyo. Sa mga kasamahan kong nandun na sa UAE, Christine, salamat sa tulong. At saka sa lahat ng mga kakilala ko na mga kasamahan ko rin nandito, mga naglalaro, mga kasamahan ko sa tennis, salamat din sa mga tulong ninyo at sa mga prayers ninyo po. Nagbabalita sa Middle East, Charles Tabu, Jeddah. Sinuportahan ang iba.